po sa lahat. Tanghali hapon. Mayroong hapon sa mga Cebuano. Ang titingnan po nating text ay Book of Philippians. Pabasahin po natin mula verse 15 hanggang verse 21, pero yung bibigyan po natin ng diin ay yung verse 21. Chapter 1, Philippians chapter 1, umpisa natin yung pagbasa from verse 15 hanggang verse 21. Ganito po ang sabi sa NASB na updated. English po ito. Some, to be sure, are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition. Tinutukoy po niya yung mga nagpipres kay Christ from envy. The former proclaim Christ out of selfish ambition rather than from pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. Yes, I will rejoice. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ. Verse 20, according to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness, Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death. Verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Dalangin po tayo. O aming dakilang Diyos, salamat po na ikaw ang siyang bukod-tanging nagbukas ng aming mga kaisipan at aming puso. At nakita namin ang kahalagahan ng aming Panginoong Hesus at ang kanyang kadakilaan, na yung makita namin yung kanyang glory ay nakita namin na wala nang hihigit pa nito at walang anumang bagay dito sa mundo na maaaring maikumpara sa kadakilaan ng aming Panginoong Hesus. Naway sa amin pong pag-aaral na yung salita ngayon, o aming dakilang Diyos, naway patuloy mo kaming buksan yung aming mga puso na patuloy pa namin makita at patuloy pa namin madiskubre yung patuloy na kadakilaan na nagniningning, at yun ay makikita namin sa aming Panginoong Hesus. Maging sa pagkilala din ni Apostle Paul kung sino yung kanyang pinaglilingkuran, naway dalangan din namin o aming dakilang Diyos na ito din ay aming maunawaan, at ang aming pag-aaral ng iyong salita ay ito'y humantong na ang bawat isa ay magkaroon, Panginoon, ng patuloy na pag-ibig at gana sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa mundong ito, makikita po natin na yung nakapaligid sa atin ay yung lahat ng sanlilikha ay sa English po ay rebellious, lahat rebelde, wicked, and sinful. Bakit ko po sinabi yon? Kasi parang madigat po yung parang masasabi nila na ang bigat naman ng akusasyon mo. Kami naman ay namumuhay ng marangal at tatrabaho naman ng mga marangal. Bakit mo sinabing rebellious, wicked, and sinful? Kasi kinikilala natin na mayroong tagapaglikha. Dapat maliwanag sa atin yon. At itong tagapaglikhang ito ay nagbigay sa atin ang tinatawag na moral law, which is the Ten Commandments, na maliwanag po, lahat ng tao ay wala pong nakasunod dito. Kaya sinabi ko po na rebellious, wicked, sinful ang lahat ng tao. Now, sa kalagayan po nito, sa rebellious na mga tao, makikita din natin where we found pain,
hatred sa paligid natin, loneliness, maging makikita din natin yung political crisis, lalo na yung unstable economy, matatanong natin sa ating sarili, yung life ba, valuable pa ba? Or is life worthless? Kasi maliwanag po yun na nakikita sa ating paligid. Kung naalala niyo po, mayroon pong Hollywood superstar, yung magaling sa comedy, na mga 2 years na yata o 3 years, siya po yung nag-big-big. Naalala niyo pa yun? Sinong pangalan nun? Si Robin Williams. Siya po yung nag-big-big. Kung maalala po natin, siya po ay napakagaling magpatawa. Maging sa kanyang mga movie din ay maraming galing akong napanood. Magaling magpatawa. Pero, yung dulo ng kanyang buhay, siya po ay nagbigti. Napakahirap po ng kalagayan dito sa mundo. Eh, yung tanong na, yung buhay ba ay worthless? Ngayong hapon, we will try to answer these questions. Sasagutin natin itong mga tanong. But in giving them an answers, we will not consult, hindi po natin kukonsultahin any professional who thought that he or she has the answer and solution sa mga ganitong katanungan. Kasi naalala ko nung family camp doon sa UP Los Baños, doon sa room namin, nanood ako ng Discovery Channel at saka National Geographic Channel. Kasi Holy Week yun. Yung mga professors of religion doon na tinitingala na university sa US, narinig ko yung iba't ibang mga professors, they were doctors. Pero nang ipinahayag nila yung history at life ng ating Panginoong Hesus at ng mga apostle, kapatid, talagang they master the life. Talagang minaster nila kung paano nila balitarin, paano nila gawing opposite doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. They were professors of religion. Sila yung rinirecognize sa US. Mag-aaral ka ng mga school doon. Kung mag-aaral ka, kung may subject ka doon sa religion, they were yung professors. Kaya nga, sabi ko, we will not consult sa kanila, sa mga tanong na ito. But our tools in answering these questions will be the Word of God, the Bible, which is God's holy, inerrant, walang kamalian, and infallible scriptures. And titingnan po natin, fokusan po natin yung verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Now from these words, galing yung sa salitang ito, for to me, kasi yung titingnan natin yung sentence na yun, for to me to live is Christ. Yung salitang for to me, si William Hendrickson po sa kanyang commentary, sabi niya, Paul was making a contrast between himself and those to whom he has just been referring to. For to me, no, sa Tagalog, ano ba yun? Para sa akin, he was making a contrast. Mayroong para sa kanya, mayroon din siyang tinutukoy na dun sa iba, na yung tinutukoy niya dun sa verse 15 and 17. Paul was making a contrast between himself and to those whom he had just been referring to, namely, the preachers who proclaim Christ out of selfish ambition. Kasi doon sa verse 15, they were preachers of the truth. Hindi naman maling gospel yung pinipreach nila. Kaya lang, yung kanilang motive, yung laman ng kanilang puso is, it was from envy and strife. Meron din iba, yung ano ba tawag mo? Sa Cebuano, naibog kang Pablo. Nainggit sila kay Paul kasi si Paul ay tinitingala din ng ibang believers. Kaya yung iba, they do it para gusto nila na maging gaya din ni Paul. Pero the same gospel, pero may motive na masama. Paul was making a contrast between himself and to them. With that contrast, ang ibig sabihin ni Pablo, si Paul is not self-centered,
but Christ-centered. Si Paul, his concern is the honor and glory of his wonderful Savior. And sa akin naman yung observation ko, this praise for to me, we can also observe how Paul continually opening his heart to the Philippians brethren. He is opening his heart for to me. He is opening his heart to the Philippians brethren and to all the saints who can have an access to his epistle. Na lahat na magkakaroon ng access sa kanyang isinulat na book of Philippians, Paul is opening his heart to them. Binubuksan niya ang kanyang puso. There is something in Paul's heart in which he cannot and will not be ashamed of. Mayroong nandun sa puso ni Pablo na hindi niya ikinahihiya at hindi niya maaaring ikahiya. Never even in the future. But willing to express it either in a way of writing or in actual preaching. Paul is ready siya para ipahayag kung ano yung nasa kanya na hindi niya kailanman ikinahiya. Now, to this information, we can ask, ano ba yun? What is it, Paul? Ano ba yun? Why are you so bold? Bakit hindi ka nahihiya? Ano ba yung palagi mong gustong iparating sa marami? Alam niyo po, si Pablo kasi, maraming opposition din sa kanya. Even outside of the church, yung Jew, yung mga Jewish rulers, siya ay inaccuse na makulong at hindi lang makulong, maging talagang, kasi si Paul, in the sight of the Jews, he was a blasphemer. Si Pablo ay blasphemer sa tingin nila. At yung mga Romans din ay kalaban din niya. At hindi lang yun. Sa talatang ito, mayroon din mga preachers na nagpipreach din kay Christ, pero naiingit naman sila kay Paul. Para sa kanila, si Paul ay masama sa kanilang tingin. At hindi lang yun, yung pinakamalungkot na kalagayan pa ay yung nangyari sa 2 Timothy chapter 4, verse 16 and 17. Titingnan natin. 2 Timothy chapter talatang chapter 4 verse 16 to 17. At my first defense, sabi ni Paul, he was making a defense dun sa Rome dahil nga sa kanyang pagpipreach ng gospel, inaccuse siya, na on trial siya. Pero sabi niya, on my first defense, no one supported me but all deserted me. May it not be counted against them. Yung mga kasama niya na dapat nandun during the trials, alam mo yung trials in a court sitting, nandyan si Paul, he was making his defense. Yung mga kasama niya nagsasabi Kristiano, iniwan siya. Kasi siguro sa tingin nila, kung sa mababang korte lang, parang okay lang yun, pero empero na yung kaharap. Ako, iba na ito, talagang wala na tayong lusot dito. Kaya iniwan nila si Paul at yun ay napakahirap, talagang napakalungkot na sitwasyon sa kanyang buhay. Pero maging sa ganitong kalagayan, si Pablo ay hindi niya ikinahihiya at kailanman ay hindi siya nahihiya. Maging sa kalagayan ito dahil siya ay nakulong. Sa pagsulat po niya ng Book of Philippians, si Pablo po ay nasa kulungan. At maging sa kanyang kalagayan, ay patuloy pa din niyang ipinahahayag yung kanyang hindi ikahiya na siyang titingnan natin ngayon. Now, having this in mind, Paul made his reason why still he goes on and is willing to pay the price. Death was now very near and clear to him. Maliwanag na kay Paul yung death at the very front of him, probably at the very front of him. But no matter what and how threatened the death to his enemy, Paul still press on gives his reasons and purpose of his actions. Kahit na ang ahantungan niya ay kamatayan, pero si Pablo ay talagang patuloy pa din
sa kanyang ginagawa na siya ating titingnan ngayon. The purpose or duration of his life ni Apostle Pablo. Titingnan natin yung to live is Christ. Ano ba sa Tagalog yun? Sabi ni Pablo, for to me, na yun yung kanyang ipinahahayat na ang sabi, for to me, to live is Christ. Now, from saying for to me, Paul continually says to live is Christ. Yung ibig kong sabihin ng to live is Christ, sa ito po ay sabi ni Lenz, ito po ay durative infinitive. Ibig sabihin ng lahat, ibig sabihin lahat ng duration ng kanyang buhay is with a purpose. Hindi lang for to live. To live is Christ for just a week or for just a month. Pero ito pong to live is Christ, ito po ay tumutukol sa duration ng buong buhay niya habang siya nabubuhay na with a purpose. Ito yung purpose kung bakit siya nabubuhay. Buong duration ng kanyang buhay, to live is Christ. Durative infinitive. And this answers some of the reasons and purpose why Paul can face anybody boldly and confidently, whether as fellow Jews, even to those priests who were in rank and that's the authority to bring him to the courts in order to charge him to be worthy of death, and to any high rank Roman official who can sentence him for capital punishment, which is death, including the emperor himself, which is also called the Lion of Rome. Emperor kasi, he was the Lion of Rome. The very reason and purpose why Paul goes on and face even death as consequence is that because his life now is Christ. Yung kanyang buhay niya, yung buhay niya ay si Kristo. Si Kristo na yung kanyang buhay. And now in order to determine even more exactly what Paul has in mind from these words to live in Christ, we'll also consider other, titingnan din natin yung mga passage na the same book pa din, chapter 4, verse 13. Philippians chapter 4, verse 13. Sabi po dito, I can do all things through Christ who strengthens me. It was Christ who strengthens him. I can do all things, sabi niya. Hindi niya linimit yung kanyang sarili because it was Christ who strengthens him. E tingnan din natin yung chapter 2, verse 5 hanggang verse 11. Chapter 2, verse 5 hanggang 11. Verse 3, tingnan na natin, verse 3, do nothing from selfish or empty conceit. Conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your personal interest, but also for the interest of others. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bond servant, and being made in the likeness of men. Diretsuhin na po natin, verse 10, kayo na lang po magbasa sa susunod na versikulo, so that at the name of Jesus, every knee will bow, at those who are in heaven and on earth, and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ngayon makikita po natin si Paul, yung kanyang puso, yung laman ng kanyang puso ay talagang ang ating Panginoong Jesus. Yun yung sabi natin heartbeat ng kanyang puso. Also sa chapter 3, verse 8 hanggang verse 14. Sabi niya sa verse 8, more than that, I count all things to be loose. Lahat ng bagay, kinount niya as loose. In view of the surpassing value of knowing Christ. Christ is very valuable to him. Alam mo yung value, yung halaga. Pag
yung isang bagay ay talagang may value sa iyo, talagang bibilihin mo. Kasi akala, kasi para sa iyo yung pera mas may value yung bibilihin mo kaysa doon sa pera. Yun. Pero si Paul, sabi niya, si Christ, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay ay yun yung pinaka valuable para sa kanya. Yun ang ating Panginoong Hesus lamang. Sabi din niya sa verse 14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Furthermore, he also mentioned, si Apostle Pablo ay may sinasabi din siya, to whom they were, kung kanino sila, to whom they were. In verse 1, sabi po sa Philippians chapter 1, verse 1, sabi po, Paul and Timothy, bond servants, plural, kasi dalawa sila, bond servants of whom? Kanino? Jesus Christ. When he said that he and Timothy were bond servant of Christ, yung Greek po nito ay doulos, singular, yung plural ay douloi, he was telling them that he was now Christ, that it was now Christ who owned them. Pag sinabi po niya, Timothy and me, Paul, bond servant of Christ Jesus, ang ibig po niyang sabihin is that Christ, it was now Christ who owned them. Ang ating Panginoong Jesucristo na po ang nagmamayari sa kanila. Who owned them. 1 Corinthians 7 verse 22 at saka 23. Titingnan natin. 1 Corinthians chapter 7 verse 22 at verse 23. For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who was called while free is Christ's slave. You were bought with a price. Do not become slaves of men. Sabi po, likewise, he who was called while free is Christ's slave. You were bought with a price. Kayo'y binili with a price. Itingnan natin kung ano yung ginamit sa pagbili. Do not become slaves of men. And by owning them, kasi ang ating Panginoong Jesus yan ay may-ari sa kanila, they have been bought with a price and were therefore owned by their master on whom they were completely dependent and to whom they owned undivided allegiance. Now, this word, ito pong salitang dulos, na ang sabi po sa English, bond servants, does not mean slave associated with involuntary service. Kasi yung si Paul, hindi siya nahihiya na sinabi niyang he was a bond servant. Sa ibang translation ng Bible, slaves. Hindi po ito nangangahulugan na involuntary service. Kasi yung slaves na medyo alam natin, ito po ay pinilit na maglingkod. Involuntary service, hindi sila talagang may gusto na maging slaves. Inano lang sila, pinili. Hindi po itong ibig sabihin involuntary service or forced subjection with a harsh treatment na minsan linalatigo pa para lang talaga ipagpatuloy yung ginagawa. Hindi po yun ang ibig sabihin ng salitang servant na ito. Paul used this word, servants, in its spiritual sense, as a servant who ministered to his Lord with gladness of heart, na mayroon pong talagang kagalakan sa puso, in newness of the spirit, and in the enjoyment of perfect freedom. Kasi si Apostle Paul, titingnan natin, they were being made free. Sila po kasi ay, made free sa Tagalog? Pinalaya. Di ko master yung Tagalog. Ano lang ako, Cebuano yung talaga salita nila. Bisaya na lang, okay na? Sabi po, they were being bought with a price.
furthermore, through this freedom, kasi they were free, sila ay nagkaroon ng freedom from Galatians chapter 3 verse 13. Galatians chapter 3 and verse 13. Sabi po, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Christ redeemed us from the curse. Mayroon pong ginawa ang ating Panginoong Jesucristo bago po nagkaroon ng kalayaan yung kanyang mga anak. And it was through his death, sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Ang mga Muslim po ay hindi po sila naniniwala na kailangan munang mamatay bago patatawarin sa kasalanan. Ang kanila pong pagkaunawa na pagka humingi ng tawad at magsisi, automatic patatawarin. Pero dapat maliwanag po sa atin na sabi po ng Bible, without the remission of blood, there is no, ano yung karugtong? Forgiveness of sins. Kaya nga po sa lumang tipan, yung mga hihingi ng tawad sa Diyos, hindi po sila po pwedeng pumunta doon na wala silang dadalhin na pwedeng patayin. Kasi minsan makakalimutan po natin na humingi naman ako ng tawad, matatawarin na ako. Kapatid, kung wala ang ating Panginoong Jesucristo mamatay sa krus ng Kalbaryo, kahit isang araw ka pa, isang buwan ka pa dyan nakaluhod, if there is no blood na umagos sa kanya, there is no forgiveness of sins. Dapat hindi lang po tayo makapokus sa ating repentance and faith. Titingnan din natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi modern evangelicalism na masyadong nabibigyan ng pansin yung faith and repentance, which is necessary naman, pero hindi nila naiintindihan na yung nagbigay talaga ng kapatawaran, bakit tayo na-redeem, ay yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat maliwanag po sa atin yun. Yung mga Muslim kasi, pag humihingi sila ng tawad, hindi na daw kailangan na may mamatay pa. Furthermore, through this freedom, God gave them a reason to live to such a joyful life that even death cannot hinder it. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na freedom, maging yung kamatayan ay hindi mahahadlangan yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Death cannot and will not lose his hope. Kasi yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang pang 40 years, but for 30 years, for 20 years yung kanyang ginawa. For Paul, the result of his Lord's substitutionary sacrifice extended and is sufficient to all eternity. Yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ay the all eternity. Hebrews chapter 9 verse 12. Yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo na siya lang ang paraan ng Diyos para mapapatawad ang kasalanan. Kung ang makasalanan po ay wala pong ibang ibinigay ang Diyos para mapatawad kundi ang ating Panginoong Jesus lang nun po. Hebrews 9 verse 12. Sabi po dito sa English, and not through the blood of goats and calves, but through his own blood, he entered the holy place once for all, having obtained what? Eternal redemption. Ano po yun sa Tagalog? Eternal. Walang hanggang katubusan. Yung ginawa po ng pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po mahahadlangan maging ng kamatayan. At kailanman ay hindi po pwedeng mahadlangan ng kamatayan. Kaya po si Pablo ay hindi po siya nahihiya. Maging maraming umuupo sa kanya, maging sa church mismo, mayroon pong umuupo sa kanya, patuloy pa rin siya. Dahil alam niya at naiintindihan niya yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Titingnan na natin verse chapter 10, verse 12.
Sabi po, but he, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God. Verse 14, for by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. Yung ginawa ng ating Panginoong Kristo, naiintindihan ni Pablo na yun ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Now, within the same passage, Paul continually says, and to die is gain. Sabi niya, and to die is gain. Ito naman ay aorist infinitive. Hindi naman fin-explore ito. And this phrase will lead us to go to our next point, which is Paul's assurance and gain of his life. The end of the purpose of his life, habang siya nabubuhay pa, to die is gain. What does Paul mean with these words, to die is gain? Why death is gain? Sabi niya, ba yung gain sa Tagalog ulit? Pakinabang. Ganansya. Naisip ko si ganansya. Why death is gain? Death is very depressing. Bakit ang death ay naging gain? O ganansya. Si R.C. Slensky, sabi po niya, he made a good point, sabi po niya, only the living, that is Christ, reaches the getting to die, that is gain. Kasi si Apostle Pablo, hindi na naman niya sinabi, and to die is gain. Kung hindi siya connected kay Christ, his death for him will not be gain. Sinabi lang niya na yung kamatayan ay gain because he is connected, he is in union with Christ. Only the living, that is Christ, reaches the getting to die, that is gain. No dying is gain unless it closes the living, that is Christ. No dying is gain. Hindi po, ano ba ulit yun? Pakinabang yung kamatayan kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi mahalaga sa iyong buhay ngayon. Ang ating Panginoong Jesucristo ay wala man lang, hindi man lang maningning, wala man lang katamis-tamis sa iyong buhay. Hindi mo man lang ma-appreciate yung kanyang ginawa. Kapatid, your death will not be a gain to you. Kasi yung gain is connected doon lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Christ will not be magnified by means of a death that does not close a life that has already magnified Him. Paul said, sabi po kasi ni Pablo, I say and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Doon sa verse 8, kung titingnan po natin yan, sa 2 Corinthians chapter 5, sabi po niya, I say and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. We have our home. Mayroon po tayong home, uuwi po tayo doon, at makakasama po natin yung ating Panginoong Jesucristo magpawalang hanggan. Pero yung uuwi lamang doon ay yung lamang pong nakakonek sa ating Panginoong Jesucristo. Now by saying again, sabi din ni Lenski, in the second clause, he says more. He tells us what more he means when he speaks in verse 23 as being by far better. Kasi sabi sa verse 23 ng Philippians chapter 1, sabi po ni Apostle Paul, but I am hard pressed from both directions, having the desire to depart and to be with Christ, for that is very much better. Mas better na mapunta na sa doon, sa kanyang Panginoon. And calls it to be with Christ. Tinawag niya itong to be with Christ.
wala na pong ibang mas matamis kaysa kapiling po natin yung talagang ating mahal at yung nagmamahal sa atin. Yung po yung pinakamagandang at pinaka wala nang hinigit na kagandahan ng environment na yun na makakapiling po natin yung nagmamahal sa atin at yung mahal din natin. Yung sabi ni Paul, he preferred to be with his Lord. At tayo naniniwala na Paul, si Pablo ngayon ay nasa kanyang Panginoon na, at tayo din ay pupunta din doon. This is gain. Ito po ay gain. Finding Christ is a valuable gain. Inuulit ko po, death can only be gain if you are connected or in union with Christ. Yun po sinasabi ng verse. Kasi ina-abuse din ang talatang ito. Kasi alam naman natin na ginagamit ito during sa mga pag may funeral. Palaging itong ginagamit na verse, maging kahit na yung buhay ng tao na yun ay kriminal, namatay dahil sinaksak, dahil lasing, pinag-preach pa rin na gain yung death. Pero death na gain ay inuulit ko, yun lang connected, yung ang buhay, yung ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang matamis sa'yo, talagang may na-appreciate mo, talagang siya yung buhay mo habang nandito pa tayo. Conclusion po natin, life is not worthless. Ito po ang nangyari kay, sino ba ulit yun sa Hollywood? Hindi po niya natagpuan ang ating Panginoong Jesus. Masaya po siya sa paningin natin. May pera, sikat, famous. Pero dahil hindi niya natagpuan, hindi niya na-encounter ang ating Panginoong Kristo, anong nangyari sa kanyang buhay? Anong nangyari? Life is not worthless, meaningless, and hopeless. It is and will be hopeless, meaningless, if Christ does not mean to you. Kung ating Panginoong Kristo ay walang halaga sa iyo, ang gagawin mo lang, gagawa ka ng maraming paraan para hindi magkaroon ng joy ang iyong sarili. Siguro pupunta ka sa, bibili ka ng gadget, tapos pag maluma na, bibili ka na uli, kahit na palaging inuutang, kasi yun yung para sa iyo, pero hindi po yun magkakasatisfy. Hindi po yun magkakasatisfy. Material things, maging gold man yan, ano ko tawag doon? Pag maluma na, palitan na ulit kung ano yung mga bago, hindi po yun magkakasatisfy. It is only Christ. Life could be full of work, kapatid. Meaning and hope. And that is if Christ does mean to you. If He is your life now, kung ating Panginoong Jesucristo ang siya, talagang buhay mo ngayon, yung dalangin ko sa Panginoon ay makita mo at maintindihan mo at maintindihan mo yung halaga ng kanyang ginawa, na sabi ng Biblia, wala nang ibang paraan na ikay makakaligtas sa paghahatol. Pag ang ating pong mga kaaway dito sa mundo ay magalit sa atin, halimbawa ako, pag may magalit sa atin, pag uwi ko sa amin, makakalusot na ako sa kanya. Hindi niya alam dun eh. Pero ang ating Panginoon, sa araw ng paghukom, wala pong makakalusot sa kanya. Yun lang tunay na nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na ma-proven din. May ebidensya din na yung ating Panginoong Jesucristo sa kanya ngayon ay napaka-valuable na. Pagdating sa mga usapin patungkol sa Panginoong Jesus, patungkol sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, talagang ginagrab niya. Kasi iba na yung kanyang tingin. Iba na yung kanyang buhay. Para sa kanya, yung Diyos at yung ginawa ng Diyos ay talagang napakasarap at talagang pag na pa-flash na yun sa kanyang isipan, sa kanyang puso, lalo na pag kinakanta natin sa hymns, ay talagang buhay na buhay siya. Kaya kapatid, my friend, my challenge and plead to you is to know Him. Kilalanin mo ang ating Panginoong Jesus. Kilalanin mo yung kanyang ginawa. Know Him.
with a broken and a contrite heart. Kilalanin mo siya. Pagpakumbaba ka sa kanya, kilalanin mo na sa iyong sarili talagang wala kang pag-asa. Ang Diyos hindi nagsisinungaling sa kanyang salita. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kung wala, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo valuable sa iyo, kung di siya Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay, ay talagang mapapahamak ka. Kaya sabi ko, kilalanin mo siya. Know him with a broken and a contrite heart. Know him with a heart begs for his forgiveness. Kilalanin mo siya sa pamagitan ng puso na humihingi ng talagang tunay na pagpapatawad sa kanya. Ang ating Panginoong Diyos naman ay nagpapatawad sa tunay ng nagsisisi. Kapatid, kaibigan, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Know the very purpose He came, why He came to this earth. Intindihin mo, alamin mo, bakit siya pumunta dito? Bakit siya pumunta? Bakit siya nagpasakit sa cross na talagang napakahirap? Tinanggap niya lahat. Intindihin mo yun. At maintindihan mo, yun lang yung tanging paraan mo para ikaw ay makasama at magkaroon ng buhay na walang hanggan at makatawad ang iyong kasalanan. Know the very purpose why He came to this earth and died to that cross. He died to save sinners. He died in order to give life. Siya'y namatay para bigyan ng buhay ang mga, sabi sa English, perishing. Sa Tagalog, yung perishing. Yung mga mapapahamak, yung mapupunta na sa kapahamakan na para hindi sila mapunta doon. Hindi nila matanggap yung paghahatol ng Diyos na ipapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng walang hanggang apoy. Dahil sa kanyang puot, sa kasalanan, sa makasalanan. Kaya, hiling ko po sa inyo, sa mga wala pa sa Panginoon, magkaroon sana tayo ng puso na kilalanan natin na yung ating sarili ay kailangan natin ng Diyos, kailangan natin yung kanyang pagpapatawad, na ang buhay dito ay wala dito ang tunay na sarap ng buhay, kundi nasa ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaibigan, life can be beautiful and enjoyable. Ang buhay ay maaaring magkaroon ng joy. Inuulit ko po, maging si Paul sa kanyang buhay. Napakahirap ng kanyang kalagayan. Siya'y nakulong sa pamagitan ng Ebanghelyo. Maraming opposition sa kanya. Pero yung joy sa kanyang buhay nandun pa rin. Bakit? Walang ibang sagot. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan. Kaya dalangin ko din sa Panginoon, naway lahat tayo ay patuloy na umintindi. At yung wala pa sa Panginoon, naway maintindihan mo din yung kahalagahan ng ginawa ng ating Panginoon Jesus. Manalangin ko tayo. O aming dakilang Diyos, salamat po na kung hindi po kayo, hindi po ninyo inireveal yung iyong sarili sa pamamagitan po ng aming Panginoon Jesus, kung hindi po aming Panginoon Jesus bumaba dito sa mundo, at tinupad niya lang lahat ng kautusan at siya'y nag-sacrifice, siya'y magsakit at tinanggap niya lahat ng puot para kami magkaroon ng kapatawaran. Salamat po o aming Diyos, dahil totoo nga po na walang iba na baka bibigay sa amin tunay na pag-asa kundi ang ginawa lamang ng aming Panginoong Jesus. Naway hiling ko po sa lahat ng nakikinig, naway ang katotohanan ito ay patuloy na buhay sa bawat isa, oras-oras, maging minuto-minuto, na pag masabi namin ang Panginoong Jesus ay talagang may value ito sa buhay namin, at talagang may saya at may galak sa aming mga buhay. At hindi po ang glory ng aming Panginoong Jesus ay unahan ng ibang mga bagay dito sa mundo, kundi ang ginawa ng aming Panginoon siya ay patuloy na maging valuable, karoon ng kahalagahan sa bawat buhay namin. Maging Panginoon sa iyong wala pa sa iyo, dinadalangin ko rin, hindi po sa galing namin na makukumbik po sila sa kanilang kasalanan, hindi po sa talino,
bawat isa, kundi sa pamamagitan lamang ng iyong pagkilos. Naway kilosan niyo po at maintindihan nila na sila'y makasalanan at ikaw na Diyos ay galit sa makasalanan. At ikaw, darating araw na bibigyan mo ng paghuhukom ang lahat na hindi sumusunod sa iyo. Naway magkaroon po, isurrender nila yung kanilang buhay at maintindihan nila at magkaroon ng value ang aming Panginoong Hesus sa buhay nila. Ito ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen.